piloto na nagawang makasurvive sa loob ng Bermuda Triangle at kwento ang mga naranasan niya doon. Ano kaya ang mga bagay na kanyang inilahad? Ano ang mga naranasan niya sa loob ng misteryosong lugar na ito? At ano nga ba ang mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng ganitong mga kababalaghan sa triangulong ito? Meron pa bang lugar sa ating mundo na mas marami ang tinatagong mga kababalaghan kumpara sa Bermuda Triangle? O hindi naman kaya portal ito patungo sa ibang dimension? Marami pang mga teorya tungkol sa kababalaghan na nangyayari sa Bermuda Triangle. At marami sa mga kwentong ito ay malayo sa realidad. Pero minsan, may mga pangyayari dito na talagang nagpapatahimik sa lahat. Dahil mahirap makipagtalo sa isang tao na nakaranas at nakasaksi kung ano nga ba talaga ang tunay na kapangyarihan ng triangulong ito. Inilahad niya ang lahat ng bagay na kanyang nakita sa loob nito at lahat ng iyan ay ating tatalakayin, mga idol. Ang una ay ang Miami. Pangalwa ay ang Island of Bermuda. Pangatlo naman ay ang San Juan, Puerto Rico. Nakapag ignuhit ang outline ay nakakabuo ng isang hugis triangulo. Kaya naman, tinawag itong Bermuda Triangle. Ang paligid ng mapanganib na lugar na ito ay madalas na nagiging daanan ng mga pampasaherong sasakyan. Tulad na lang ng mga cruise ship, cargo ships, at kahit ang mga eroplano ay nagagawang makatawid sa himpapawid ng area na ito. Ngunit, ang masamang reputasyon ng isang bagay ay palaging hindi nawawala. Nagsimula ang lahat ng ito sa Flight 19, December 5, 1945. Limang American aircraft ang kasalukuyang nagte-training sa area ng Bermuda Triangle. At sa di mawaring dahilan ay bigla na lamang silang naglaho na parang bula. 14 na piloto kasama ang 13 crew member na nag-perform ng search and rescue operation ay tuluyan nang nawala. At hanggang sa ngayon, wala pang kahit sino ang nakakalutas ng kasong ito. At magmula nga noon ay pinanganak na ang alamat. Ang mga misteryong ito sa Bermuda Triangle ay sinasabing naranasan na raw ng mga tao noon bago pa man mangyari ang insidente ng Flight 19. Panahon pa ni Christopher Columbus nang mangyari na ang mga kababalaghan na ito dito. Minsan niya na rin nasaksihan ang kakaibang bagay na lumilipad sa himpapawid ng eryang ito na parang kabute na bigla na lang naglalaho kapag gusto nito. Napansin din ni Columbus na iba ang nagiging takbo ng kanyang kompas kapag siya ay nasa area na ng Bermuda Triangle. Nitong January 8, 2001, isang tao ang naglakas loob na magbahagi ng kanyang naranasan sa loob ng Bermuda Triangle. Si Bruce kasama ang kanyang tatay ay nanggaling sa isla ng Andros at magtutungo sila sa Miami. Ang ganitong biyahe ay 3 beses na nang nagawa nang walang kahit anong anomalya ang nangyayari hanggang sa dumating ang araw na ito. Simula na agad na maging kakaiba. Napansin ni Bruce na unti-unting nabubuo ang isang makapal na ulap. Nag-alangan sila ng kanyang tatay. Ninais nilang bumalik. Ngunit sobrang taas na nila nung maisip nila iyon. 600 meters o 2,000 feet na kasi ang kanilang lipad nung mga oras na iyon. Kaya naman, mahihirapan sila kung babalik pa sila sa Andros. Kaya naman, itunuloy na lang nila ang kanilang biyahe. Kabi-kabila ang pagliwanag sa iba't ibang parte ng ulap. Gayong wala namang kulog o kidlat silang naririnig. At makalipas lang ang kalahating oras, sina Bruce ay pumasok na naman sa panibagong formation ng mga ulap. At ngayon, parang isang donut naman ito na talaga namang sobrang haba at napakadilim. At sa dulo ng ulap na ito, matatanaw ang maliit na porsyento ng liwanag. At makalipas lang ang 20 seconds, sa kabutihang palad ay nagawa naman ni Bruce na makalabas dito. Sobrang gulo ng mga nangyari. Kaya naman,
Si Bruce ay sobrang balisa noong mga oras na iyon. Agad niyang chinek ang kanilang mga navigational equipment at lahat ng ito ay hindi na nagana. Abnormal ang mga nangyayari sa kanilang mga machine. Umiikot ang gauge nito ng sobrang kakaiba na kahit si Bruce ay ngayon pa lang ito nakita. Sinabi ni Bruce na hindi naman sila nag-accelerate, bagkos ay dahan-dahan nga lang ang kanilang takbo dahil na nga sobrang sama ng naabutan nilang panahon doon. Ngunit pagtingin ni Bruce sa ibaba, sila nga ay nasa himpapawid na ng Miami. Ngunit papaano ito nangyari? Para bang nag-teleport sila mula sa isang lugar patungo sa kanilang destinasyon? Parang dumaan sa isang portal, mga idol. Matapos nga ng pangyayaring ito, nakagawa na din ng libro si Bruce tungkol sa mga bagay na naranasan niya sa loob ng Bermuda Triangle. Maraming tao rin ang tumangkilik nito dahil nais nilang malaman ang eksaktong detalye patungkol na nga sa mga pinagdaanan doon ni Bruce. Ano ang masasabi niyo tungkol sa bagay na ito?